Disclaimer, this video PowerPoint presentation is solely created for the purpose of teaching the students at the importance of giving equal priority of each subject. This video will re-emphasize the importance of doing horizontal vertical learning with clinical correlations to the and how to approach each subjects. Day! Future MDs, welcome again sa isa ko na namang video. This time, gusto kong i-discuss sa inyo at ma-re-emphasize sana ninyo isa isip at isa puso ang importansya na pag-equally, na ipag-treat ninyo ang mga medical subjects. Okay. Paano nga ba kasi ito? Kasi kaya dapat pantay-pantay ang tingin sa mga subject kasi pinag-uusapan natin human body and its function. Buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. And of course, pagdating nyo sa clinics, i-apply nyo yung sa mga pasyente in your future. Okay? And ito, take it personally na yes, galing din ako dyan at naintindihan ko yan. Pero kasi sa totoong buhay, correlated ang mga subject nyo. Pagtingin nyo sa isang pasyente, hindi lang isa yan na halimbawa, sabi natin, diniscuss peptic ulcer. Hindi lang peptic ulcer yan, baka mamaya, halimbawa, may hemodynamic instability na. So, i-apply mo na naman yung nasa kabilang topic or sa kabilang subject. O minsan, nagkakaroon tayo ng mga misnomer ng mga major subjects. Pero kung tutuusin, kaya ka lang tayo nagkakaroon ng mga misnomer, may mga SGD, may mga ward, may practicals, and so on, ng mga activities sa mga research. Pero kasi, walang major subject. Pantay-pantay lang yung mga yan. Lahat yan, makikita nyo sa mga pasyente nyo. At minsan, ang gusto ko sana, lalo na yung mga sabi nga ni Juan Abalahin, mga ka-colleagues. Kaya ako na lang sa sarili kong mga ka-alma mater. O sige. Hindi, kasi kailangan yung aralin yung psychiatry nyo. Huwag yung pababayaan yung psychiatry na yan. Kasi, hindi nyo alam, baka mamaya, pwede isa sa pasyente nyo. O baka mamaya sa kasama nyo, may hindi na pala kayo napapansin. I want you sana ma-develop ninyo yung awareness na huwag niyong pababayaan. Hindi lang psychiatry, kahit anong mga subject din. Importante, inaaral niyo sila. At ito pa yung isa. Again, dito sa Pilipinas, ang physician licensure exam, walang major o minor subject dyan. Pantay-pantay lahat ang bearing niyang mga yan. Hindi nyo alam. Baka neuroanatomy, neurophysiology, embryology. Tanungin kayo sa anatomy. Kaya psychiatry. Sa mga past may puro derma. Yung iba, nahaluan pa ng neuro. Hindi nyo alam. Ilalabas sa medicine. Kaya minsan, yung nutrition pa nga. O kaya history and PE. Pwede sa mga medicine, pwede sa pedya, at upnot, pwede sa biochem, pwede pa yan. Ngayon, kahit yung mga subspecialty surgery dyan na tinuturo. Kasi, pati una, anesthesia. Yes, walang nakasulat na anesthesia doon sa surgery. Pero sa totoong buhay, usong-uso ngayon, ang ini-include ang anesthesia dyan. Hindi lang yun. Baka mamaya, tulad sa amin nung time ko, 50% ng board exam sa surgery, subspec, 50% lang ang general. O baka mamaya, dumami pa yan. Tapos may pakunti-kunti pa. O di nyo alam, baka mamaya dumami yung OFTA o ENT. O kaya, any subject sa family and community medicine, kahit research. Ako nung time ko, pati research, tinanong dun sa board exam. O kaya, clean path sa pathology. Kung hindi sa pathology, pwede sa medicine itanong. O kaya micro, kung micro ang tanong. Tapos ito pa yung isa ha. Liit mga doki. Ang legal medicine at ang medical jurisprudence,
Meron yan sariling module. Yes. Sa day 2, yan ang pangalawang subject ninyo sa board exam. Itong dalawang to, sa isang module. Okay? So, hindi naman sa sinasabing ano yan, napapayaan nyo, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo na pantay-pantay ang pag-aaral nyo sa kanila sa mga subject na to. Okay? As if, paano nyo ano yung major? Walang major, walang minor. Pero, Doc, ang dami namin nga aralin eh. Ano nga bang pwede natin gawin? Okay? Again, babalikan na naman natin tong vertical horizontal learning box. Kung makikita nyo sa box, sa lahat ng box na yan, makakatabi sila, nasa loob. Okay, that's the horizontal learning. Halimbawa, anong natutunan ko sa pediatrics o kaya sa medicine 1? Kasi medicine 1, usually history and PE yan. Iko-correlate ko. O kaya kung ano man yung mga findings, iko-correlate ko pag nag-discuss na ng surgery. O kaya sa ano natin, mga gamot. O psychiatry, i-discuss. O kaya pharmacology, mga gamot, i-discuss natin ulit. Kasabay ng surgery ulit dun sa third year, which is yung mga clinical subjects nyo. Ang ibig ko lang sabihin kasi dito, konektado yan. Treating whole medicine as one whole subject. O kaya no, nakikita nyo, may arrow. Kasi, ang ibig kong, gusto kong emphasize sa inyo, pag may hindi kayo maintindihan, okay? O, pwede nyo i-apply yung natutunan nyo sa ibang subject doon. Pag di maintindihan, balikan nyo. For example, di ba, sabi ko nga, to, para mas, ano natin yung time natin, at mas maintindihan yung subject mabuti, at hindi tayo maging alien. Dapat, iniintindi din natin yung mga subjects. Okay? Pero, isa yun sa tip ko, para at least, ma-equally treat natin yung mga subject. Pero, paano ba sa practical way gagawin to? Diyan papasok yung next slide ko. Ayan. How can you optimize treating your subjects equally? Yung oras nyo. Para may time ka para sa ibang subject. O ganito. Una, do review while lecture is being discussed in the class. Do active learning and handwrite it. Ibig sabihin kasi nito, ako para sa akin, ang lecture pa lang, first na review ko na yan. Okay? First reading ng topic na yan. Para after which, dun sa ano na yan, active, para once na, ano ko, intindihin ko na siya, yun ang susunod na reading na gagawin ko. Next, yun nga, nasabi ko na, at as much as possible, i-re-read nyo siya pagkatapos nyong on the day, i-re-read nyo yung subject. Bakit? Iwasan natin magkaroon ng backlog. Ako kasi sa school na pinag-aaral ko, yung IM, nakakaroon kasi ng mga backlogs para hindi magkaroon sa exam. Pero hindi lang IM dapat yun. Lahat ng subject, iwasan nyo magkaroon kayo ng backlogs nyo. Kasi pag nag-ipon-ipon yan, dun na kayo mahihirapan. Poor concentration pagdating niyo sa mga long sa ano ba yan, long exam ba yan, shifting ba yan, major exam ba yan, plating ba yan, whatever, kung ano man tawag sa medical school, where do you belong. Pero usually iwasan natin magka-backlogs. Next, in breaks, you can do rereading of the subject. Once done, at home, reread. Create. Kung may time pa kayo, create your own transfer flashcards. Ako, ginagawa ko, yes. Since sabi ko nga, ano ako, ay sometimes na, no, ano kasi ako, auditory kasi ako. So what I do, pag may breaks or wala pa yung prof, lumalabas ako. And then, binabasa ko yung mga subject na yan. Na diniscuss na after. Kasi mahirap kasi magkaroon ng backlogs. Para pagdating, at yung babasahin ko kasi, yun ang nangyari sa experience ko. And yes, nabigyan ako ng time para magkaroon ako ng time para maulit ko pang basahin yung subject hanggang maintindihan ko na siya. Okay? Next, use your reports or SGDs as review as well. As I said nga kasi sa ibang video, ang report o SGD, active learning din kasi yan.
Again, sabi ko nga, pag active learning, mga 75 to 90% ang mareretain mo sa utak mo. So, gamitin mo silang review as if you are talking to a real patient sana para pag ano nyo sa mismong exam na, mas ano na kayo, mas maintindihan nyo na or makukuha nyo na yung gist ng topic. Again, intindihin ninyo para makuha nyo rin yung gist ng topic. Next, do practice test at the end. Again, meron tayong mga pre-test. Meron tayong mga blueprints. Yung mga Harrison, yung Williams, yung sa surgery. Pati sa OB, yes. OB, I'm not so sure with the guy ni, pero may mga study guide sila or mga practice test sila. Yung anatomy, yes. May Snell na sariling practice test din. Gusto ko sana mag-practice test kayo para ma-assess nyo. Kahit mga 10 items lang, kahit piliin nyo lang, wag naman lahat, kahit hindi lahat kung kulang sa time. At least 10 items, ma-assess ninyo what you have learned in the end of the day. Okay? Next, mindset. Mindset, dapat, pag ano nyo palang dyan, habang nakikinig ng lecture, you are already preparing for the board exam. Again nga, lagi kong sinasabi sa mga videos ko sa board exam na ang pinaka-the best pa rin na review is yung background nyo sa med school. If you can apply this, you can have time for other subjects. Yes, ano naman, average student lang din ako, pero at least what I want to share sana is paano ko na manage yung time ko. Kahit average lang, gusto kong ipakita, kaya siya. Kung kaya talaga siyang gawin. If you can do better than what I did, mas gusto ko yung gawin ninyo. At katutuwa ko pa yun. Okay? So, advantage. Again, yung clinical eye, anong lahat, kapos kung ano yung pwede nyo makita, makakounsel na sa pasyente nyo. Makakapag-prepared nga kayo sa board exam at maiiwasan natin as much as possible ang backlogs. Kasi ayaw natin ang backlogs na magkagulo-gulo yung utak. Mahirap yun, promise. Kasi pag naka-backlogs, magpupuyat kayo, promise. Pagdating nyo sa mismong exam, sabog. So, kaya, habang kaya magbasa, magbasa. Okay? So, sana marami kayong natutunan at maraming salamat sa pakikinig.